Glutathione, yes. Collagen capsules, ano kayang pwede nating opinion dito? No? Not all collagen supplements are the same. Brand X. And when it comes to, brand X. Diba? I always ask him, ano ba yung mga skincare products na meron ka? If we can work around it, baka naman pwede natin gamitin, mali lang yung paggamit mo, okay lang yun. Kasi yung iba yata minsan nahihiya, nai-intimidate sila. Oh, huwag ka mahiya, so, kasi balat mo yan eh. Okay, so for today, yan. So, isang karangalan po na pumayag sa imbitasyon natin, si Dr. Gil, isang board-certified dermatologist. Kung naalala nyo, nag-post ako sa Facebook at sa Instagram ng mga tanong nyo tungkol sa skincare tips, tsaka sa mga kung ano pang mga problema sa balat. So, ano kaya magandang tips, Doc, para sa mga oily skin? Ako, actually, ako personally, Doc, oily din yung balat ko ever since eh. Oily ka. Kasi dito sa Pilipinas, diba, it's very humid. Pinaka-importante yung proper skincare routine. So, kailangan nung malaman yung mga ingredients na nakakatulong sa pag-control ng oil sa mukha natin. Number one is salicylic acid. So, pupunta siya dun sa pores mo, tapos ini-empty niya, tinatanggal niya yung oil, dirt, and debris. You can use it in the form of toners, facial washes, and sometimes cream. Another ingredient that can help is yung benzoyl peroxide. Nakakatulong din siya, lalo na dun sa mga oily and acne-prone, to remove all the oil, dirt, and debris. So, you can also find them in washes and creams din. And then, finally, retinoids. Maraming klase yan. All of those, nakakatulong siya to control oil production. Pwede ka din gumamit ng mga charcoal, yung mga other over-the-counter na mga mattifying ingredients. Yung charcoal, literal na uling. Hindi. Yung mga products na may charcoal. Kasi yung charcoal absorbs oil. So, yun yung iba, nagpupulbos, ganyan. But all of those are temporary kasi. Parang, oh my God, makikipagkita ako sa crush ko. Oil blotting paper. Gano'n kaya katagal, Doc, yung manonotice yung effect? Well, pag gumamit ka ng gano'n na products, instantly naman may effect siya. Pero, you should expect to see improvements in as early as 2 weeks. Pero yung talagang mas significant na improvement, usually 8 to 12 weeks talaga. So, kailangan talaga natin mas maging patient. And kailangan regular. Kasi iba, Doc, naglagay ako eh. Pero, wala naman nangyari. Pag tinanong mo, ilang beses kami naglagay? Twice a week lang, Doc. Kailangan consistency talaga. Pangalawa, na common na tinatanong sa atin. So, dito sa collab namin ni Doc Gil, diretsahan na, wala nang papatagalin. What should I do to begin using anti-aging products naman daw to? Ayoko naman kayong takutin ha, pero sabi nila, aging starts in your mid-20s. So, doon mo masisimulang makita yung, paglabas sa mga, alam mo yun, some signs of aging, ganyan. Diyan din, Doc Alvin, tumitigil yung paggawa ng balat natin ng collagen. Kailangan, unang-una, prevention. Sunscreen talaga is very, very important. Number two, as early as you can, you should get into a skincare routine na. Parang it doesn't matter how young you are, usually, pagdating mo ng mga teenagers, kailangan, medyo sanay ka na eh. Kahit ano lang, basics lang, cleanser, moisturizer, sunscreen. Kailangan lang parang meron ka na talagang routine. And then, you can even add mga ingredients that exfoliate the skin. Kasi diba pag tumatanda tayo, bumabagal na yung pagpalit ng balat natin. Kaya minsan diba parang ano ba yan? Parang luma naman yung balat ko. And then doon naman sa mga mas older na, it's never too late actually. But if you compare it to yung mga in their 20s, baka mas maraming products yung kailangan mo. So at this age, you might need to add like your antioxidants, like vitamin C, ganyan. Or other ingredients like peptides, mga ganun. So yung sa exfoliants, Doc, tinatanggal niya yung mga dead skin. Oo, so tinatanggal niya yung top layer ng skin natin. Oo, so magre-replenish para laging bago. Maraming products po ang naglalabasan online tsaka kahit sa market. Itong mga glutathione, yes. Collagen capsules, ano kayang pwede nating opinion dito? Doc? As doctors, we recommend supplements pag kulang. Kailangan kasi maintindihan mo kung ano yung purpose nila. So, glutathione is an antioxidant. We actually make glutathione in the body. Alam ko, alam mo yan, Doc Alvin. But sometimes, kasi diba yung purpose ng antioxidant is to fight free radicals. For someone, for example, sobra kang stress, not enough yung sleep mo, you commute everyday, naglalakad ka, whatever, exposed ka to a lot of free radicals, you might need supplements. So, for me, glutathione is a good antioxidant. And I have a lot of patients who take them na nagbe-benefit naman sila. Pag sinasabi nila, Doc, pag i-take talaga ako ng gluta, mas maganda yung pakiramdam ko, mas maganda yung skin ko, then by all means, take it. What's important lang is when you decide to take these kinds of supplements, syempre, go with a reputable brand. Huwag lang yung parang nakalagay lang sa bottle, so walang label. Yun lang yung importante with that. Brand X. And when it comes to collagen naman, brand X, diba? And then when it comes naman to collagen, not all collagen supplements are the same. Yung nire-recommend ko is yung hydrolyzed collagen. So, sila yung broken down into peptides and amino acids na pag ininom mo, para ma-absorb sila ng body natin. And then, when it goes inside your system, that's when it reforms again and goes where it's needed. Since our body needs a lot of collagen, it goes where it's needed. So, meron akong mga patients who take collagen supplements sa parang napansin nila, uy, nawala yung joint pains ko, nawala yung back pain ko, ganon. Or iba naman, nakita
nakikita nila gumanda talaga yung skin nila. So, taking collagen supplements, as long as it's a good brand, again, hydrolyzed siya. Pero if a patient asks me, Doc, pag nag-take ba ako ng collagen, gaganda ba balat ko? I do not give guarantees. So, the key message here, Doc, is when you are taking supplements, okay lang naman as long as you feel happy about them and kung nakikita mo naman talaga yung resulta. And of course, dapat pipili din ng reputable na brand. Yes. And tsaka, Doc, siguro okay din na reminder na ipapakonsult din muna sa tulad nyo na mga dermatologist kung okay sa kanila. Kasi depende naman, case-to-case basis, may mga patients na bawal pala mag-take ng gantong supplement kasi may ganito siyang sakit. So, marami rin i-consider. Mm-hmm. So, it's best to consult your dermatologist. Ito, Doc, parang tanong ko rin to. Kasi ako, may aaminin ako, nagkaroon lang ako ng skincare routine parang this year lang. Wala akong naging consistent na brand. Okay ba yun na papalit-palit or maganda isang brand na? For me, it's a non-issue. Kahit na mag-mix ka ng brands. Parang ako kasi, importante dyan, alamin mo yung skin type mo, tsaka yung mga skin needs mo, yung mga issues ng balat mo. And then, pipili ka ng ingredients that can address those issues. Okay, bukas ito yung moisturizer ko. Tapos, ngayon ito, wag naman yung ganun. Siyempre, you have to give it time to work. Kasi siyempre, yung balat natin, malilito din siya. For me, it's okay to mix brands. Para palang love life yan, Doc, dapat bibigyan ng time para kilalanin yung tao. Tama. So, yes. Parang nag-adjust din pala yung skin natin, depende din sa product. Oo. Lalo na pag irritating yung products. Minsan, sa una, parang, ay, ang half day kasi binadali mo. Hindi pwedeng araw-araw agad yan. Normally, you start twice a week and then every other day. Saka every day, parang ganun. Parang increasing yung dose, Doc. Yes, yung frequency tsaka yung concentration. Uh-huh. Yung correct order of skincare, ano ba dapat mauna? So, after cleansing, yung rule of thumb is thinnest to thickest consistency. So, kung more liquid to thicker. So, usually, toner, essence, serum, lotion, cream, balm, and oil. So, yun yung normal. The thinner it is, mas madali siya ma-absorb. Pag inuna mo yung makapal, nakahalang na siya doon, hindi na ma-absorb yung mas minipis. And sa umaga, sunscreen always goes last. Kasi it acts like a barrier. Pag inuna mo yung sunscreen, lahat ng ilalagay mo after, baka hindi na siya ma-absorb. Tsaka thickest din yata yung sunscreen talaga, Doc, di ba? Oo, di ba? Medyo makapal din yung consistency niya. Okay, so madaling tandaan, yung mga pinaka malabnaw muna bago yung mga medyo mas malapot or mga thick. Skin lightening ingredients, mga pampaputi, Doc. Yan ang ating beauty standard ngayon, Doc. Hindi effective yung mga ginagamit yung skin brightening kung hindi kayo magsa-sunscreen. So, pag nagbilad ka, yung melanin, dahil nga pinoprotect nila yung balat natin, naakit sila sa skin mo, mangingitim ka. And then, pag diligent ka na talaga, masipag ka na magpahid ng sunscreen, doon ka na pwede gumamit ng mga skin brightening and skin lightening ingredients. So, pag meron ka ng mga pekas sa balat, pwede kang mag-consult. Kasi minsan, nagbibigay kami ng yung tinatawag na hydroquinone. So, it's a prescription medication. Kesa prescription, Doc Alvin, kasi if you misuse it and you overuse it, it can cause rebound hyperpigmentation. So, lalong babalik, tapos lalong maingitin. A lot of those you can use paired with sunscreen. Kailangan may sunscreen lang. Kalimutan mo na lahat, wag lang sunscreen. It's best to reapply every 2 to 3 hours in the Philippines from 9 a.m. to 3 p.m. So, dun sa mga babae na parang, Doc, paano yung naka-makeup na ako? Bili ka ng compact powder na may SPF. Yun yung gamitin mo pang reapply. May mga available bang hindi naman malagkit? Ngayon kasi maswerte tayo kasi ang dami ng options. Meron ng water-based, may gel-based, meron na sunscreen stick na pahid mo lang. Parang roll-on? Hindi siya greasy, hindi siya oily. Oo, parang ganon. Actually, parang yung pero maliit lang. Kailangan lang talaga i-test mo. Hanapin mo kung ano yung mga gusto mo na consistency. Ang tip ko dyan lagi is pumunta ka ng drugstore. Test mo kung ano yung gusto mo, yung feel. Tsaka i-test mo dito kasi karamihan nag-test sa kamay. Iba naman yung kamay sa mukha, di ba? Acne, no? May mga ano kasi, okay. Di ba, acne prone skin, mga sensitive skin na kahit hindi sila nagpupuyat, okay naman yung skincare nila. Ang dali nila magkaroon ng tagyawat. Yung acne kasi marami siyang influences. Number one is hormones. Di ba yung acne, it's a condition of our oil glands. And so pag mataas yung hormones natin, nagiging oily tayo. Oily skin, nagiging blackheads and whiteheads, nagiging pimples. Apart from that, genetics, nasa lahi mo, mas mataas talaga yung chance mo na acne prone ka. And then number three, syempre some of our habits also can contribute. So kung oily skin ka na, tapos nagpupuyat ka pa, kumakain ka pa unhealthily, ganun, pwede makadagdag yun. Again, marami tayong mga products that in over-the-counter that can help, beginning with those that control oil, kasi doon talaga nagsimula yun. Pero kung talagang hindi na nag-work, ang recommendation ko talaga mag-consult. Kasi iba yung binibigay namin na gamot, depende kung ano yung cause ng acne mo. Diyan papasok importance ng iwasan natin mag-self-medicate. So sabi nga ni Doktora, kapag yung mga first line, ibig sabihin yung mga pangunahing gamot and treatment hindi na gumagana sa'yo, huwag mong ititake yung gamot na tinitake ng kakilala mo kasi baka hindi naman siya pwede sa'yo. Lalo na kung antibiotics.
kasi baka magkaroon ng antibiotic resistance. Ibig sabihin, mas lalakas yung germs, yung bacteria. Rejuvenating set. So, okay po ba talaga ang mga rejuvenating set? Okay. Actually, Doc Alvin, medyo controversial tong topic na to, no? Kasi, dati, yung mga rejuvenating sets, they used to contain a lot of irritating ingredients. Alam mo yung parang pag ginamit mo talaga sunog yung mukha mo, mapula ka, babakbak ka, ganon. Yung mga ganong set, ako talaga, I really do not recommend. Kasi it doesn't make sense na madaliin mo yung process ng pagpulit ng balat, yung pag-peel. Pag masyadong ganun, it causes inflammation and later on, mas nakakalala siya sa skin mo. So, ngayon, hindi naman lahat ng rejuvenating sets pangit. For me, as long as yung ingredients niya hindi combination ng sobrang daming irritating ingredients and pag ginamit mo, hindi ka namumula or parang sunog or nagbabakbak, for me, okay lang yun. Importante pa rin talaga to check the ingredients. Masasagot ba ng mga ingredients na meron sa rejuvenating set na ito yung mga problema? One of the rules talaga is dapat mild lang, no? Tsaka, Doc Alvin, may tanong ako sa'yo. Naabutan mo ba yung time na pag naghuhugas na mukha, kailangan banat na banat yung balat mo para to consider? Oo, di ba? Dati ganun tayo, di ba? Mali pala yun. Dati uso yan. Dapat pa naghihilamos ka, dapat hindi banat na banat yung feeling ng balat mo. Kasi pag banat na banat siya, tinanggal mo yung fatty acids, yung lipids that protect your skin. So ngayon, doon lang tayo sa parang mas mild, mas gentle. Basically, okay lang ang rejuve set basta tugma sa skin type tsaka yung ingredients. Correct. Okay po ba talaga na magpunta sa mga dermatology clinics? Tingin ko ang problem dito, Doc, yung budget. Oo. Kasi yung iba, parang iniisip nila mahal or medyo malayo. So, nagre-realize na lang sila sa mga kakilala nila or nakikita nila, nababasa nila online. Yung honest ko talaga sagot dyan, kung wala ka naman pressing problem, honestly, hindi mo naman kailangan pumunta sa dermatologist. Pero halimbawa, meron kang acne, meron kang fungal infection, kung ano man, huwag ka na mag-DIY. Kasi, pag pumunta ka sa specialista, it will save you a lot of time, effort, and even money. Kasi marami akong pasyente, parang Doc, ang dami ko na nabiling produkto. Sinubukan ko na lahat, walang nag-work. So, ikaw kukumpitin mo lahat ng mga ginastos mo para bilhin lahat ng produkto na. Ikaw nag-consulta ka na, di ba? At saka, be open to your dermatologist. Isa yan sa mga considerations ko talaga lagi pag nagko-consult kami. Tinatanong ko kung ano yung lifestyle ng pasyente. I always ask him, ano ba yung mga skincare products na meron ka? If we can work around it, baka naman pwede natin gamitin, mali lang yung paggamit mo, okay lang yun. Always discuss with your doctor your budget. Kasi sobrang importante yan. Kasi kung hindi namin alam na budgeted ka pala, ang dami namin binigay, hindi mo naman sinunod, edi sayang yung effort mo, sayang yung pagpunta mo doon. At hindi ka gagaling. So, open communication with your doctor. Kasi yung iba yata, minsan nahihiya, na-intimidate sila. Oh, huwag ka mahiya. So, kasi balat mo yan eh. So, last question. Tungkol po last sa acne scars. Ano daw ang best treatment? Di ba pag nasugat tayo, gumagaling, di ba? Gumagawa yung balat natin ng collagen. So, dun sa mga discolored scars, yung mga mapula or maitim na scars, madali lang yun. Kasi kahit wala kang gawin, in 8 months to 12 months, minsan nawawala siya ng kusa. Meron ka din pwedeng gamitin. For example, dark yung scars mo, pwedeng gumamit ng lightening ingredients. Kung red naman, pwede kang gumamit ng anti-inflammatory or laser treatments. Pero yung mga scars na nakalubog, which I think is the majority of scars na pinoproblema ng mga tao ngayon, kailangan mo ng treatment that will injure the skin. So, kaya siya lubog kasi hindi gumawa ng enough collagen yung balat natin. So, kailangan natin ngayon gumawa ng treatments that will injure the skin to stimulate collagen production. Laser surfacing, chemical peeling, microneedling, TCA cross, yun yung ginagamit namin for scars. Kaya lang, hindi mo pwedeng sobra. Kasi pag nasobrahan mo or maling settings or what, pwedeng lumala yung scars mo. That's why sinasabi namin, para magamot yung scars, kailangan mo ng maraming treatments. Sinasabi ko lagi, 4 to 6 treatments bago ka makakita ng significant improvement. Okay, so that's it for our, yung mga questions na pinadala nyo. Actually, inipo na lang namin and kinategorize na lang namin sila para mas madali siyang madiscuss ni Doktora. Ayun, maraming salamat, Doc Alvin, for giving me this platform to spread yung knowledge sa mga maraming mga tanong about the skin. Kasi syempre ngayon, tayong dalawa ginagawa natin to kasi we want to spread correct information. I have 2 clinics, Makati Derm HQ and then sa BGC Boutique MD. Sometimes nagpupunta din ako sa Asian Hospital pero by appointment. Dr. Gilder Bredovitas on YouTube and I'm also active on Instagram at Irene Gil and on TikTok. Actually, simulan ko na maging active sa TikTok. Doon yan kasi Doc Alvin. Yan, follow nyo si Doktora, marami kayong matututunan about skin. And yan, sobrang bait, sobrang kalog, and sobrang gaan. Magiging magaan talaga yung loob nyo sa mga dermatologist kapag katulad ni Doktora yung kausap nyo. Thank you po, Doc! Thank you, bye!